sa 7 taon ni Kim Chiu sa showbiz. Napatunayan niya na sa bawat pagsisikap, bawat pagtsatsaga, at bawat pagpupursige ay may katumbas na tagumpay sa buhay. This is the story behind the dreams and successes of the primetime princess Kim Chiu, The Buzz Exclusives! Buong buhay ni Kim, pinangarap niyang makatulong sa pamilya. Pangarap na buong sipag niyang inabot. Matulungin talaga siyang tao. Tapos she never forgets na kung parang kung paano kami. Iniisip niya palagi kung yung mga kapatid niya. Siya ang naging breadwinner sa kanilang magkakapatid at siya din ang naging dahilan ng kanilang masayang pagsasama. Sobrang honored kami na meron kami isang kapatid na nag-fulfill sa, syempre, dream sa amin sa isa't isa na mabuo talaga kahit hindi man buo yung family namin. Kahit kami, magkakapatid, maging buo kami. Before, mahirap talaga yung situation. But now, talagang masaya. It's fulfilling for us na kompleto na kami. Dahil din sa kanyang pagsusumikap, natupad ni Kim ang pangarap na mapag-aral ang sarili pati na rin ang kapatid. Napatayo na rin niya ang pinakahahangad niyang bahay para sa kanila. I'm so lucky na to have sister na tinutulungan ako sa studies ko na makatapos. Kaya nasa isip ko na kailangan kong kailangan kong tapusin yung pag-aaral ko kasi pinaghirapan to ng kapatid ko. Sobrang saya kasi masasabi talaga namin na may bahay na talaga kami na mauuwian. Kaya naman, buong puso siyang pinagmamalaki at pinasasalamatan ng kanyang pamilya. Gano'n ako ka-proud. Siguro yung mahigit pa sa word na sobrang proud, maging sister mo si Kim Chiu, wala ka na masasabi. At sa pagdiriwang ni Kim ng kanyang 23rd birthday, pinakamagandang regalo ang suporta at unconditional love ng kanyang mga kapatid para sa kanya. Happy birthday, Kimi. We wish you all the best and always remember, paulit-ulit namin sinasabi sa iyo na we really love you. Thank you so much for everything. Kim, happy birthday and I pray na maging successful ka pa in your career and thank you talaga for supporting our family, sa pagiging mabait mo sa amin. Kim, thank you so much sa support mo sa family natin and thank you na andyan ka lagi kung may problema ako and wish ko sa birthday mo is more blessings to come. Thank you, happy birthday. Mama Kim, happy birthday. I love you. Pero siyempre, hindi rin mawawala ang pagmamahal ng kanyang mga kaibigan sa industriya. Happy birthday, Kim. Happy, happy birthday. So I hope you're happy. Thank you for always being there. Thank you for the trust and being comfortable with me. Wishing you the best and good luck. Hi, Kim. Happy, happy birthday to you, a very beautiful lady. Marami ang mahanga sa'yo sa pagiging strong mo. For being beautiful. I pray na one day you will find yung talagang real man na talagang mamahalin ka hindi dahil si Kim Chiu ka. Talagang mamahalin ka dahil ikaw yung babaeng mahal niya. At bilang pagpapasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap niya sa kanyang birthday, Kim decided to give back. Isang birthday charity event ang inihanda ni Kim sa Isla Pulo na Votas kung saan isang buong komunidad ang natulungan at napasaya niya. Sana lalo ka pa magtagumpay at marami ka pang taong matulungan, hindi lang kami na matigarito. Ngayong hapon, the woman with a golden heart, the woman on fire, Kim Chiu, live! Happy birthday and welcome to The Buzz, Kim. Thank you, Tito Boy. Thank you, The Buzz. And thank you sa lahat ng bumate, sa mga kapatid ko, kay Sarah. Thank you so much. Wow. Senti ka raw pag-birthday. Alam mo, Kim, napanood ka namin, nakita ka naming nagdalaga. Nakita ka naming umiyak, naging masaya, na in love. Nakita namin ang iyong buhay.
Ako gusto kong itanong ngayon, was there ever a point, I know you're blessed, no? Was there ever a point in your life dito sa industriya, 7 years, mga kaibigan, na sinabi mong, sana hindi na lang ako sumikat, huwag ko lang maramdaman ang pain na ito. Una yon. Pangalawa, kailan mo na-realize in a very public business like ours na totoo pala yung kasabihan na uuwi at uuwi ka talaga sa pamilya mo at kakapit ka talaga sa pamilya mo. Pangatlo, Kim, kumusta ka bilang kaibigan? Kumusta ka bilang girlfriend? At ngayon, habang ikay nagdiriwang ng iyong birthday, ano ang iyong dasal? At napatawad mo na ba ang sarili mo o ang kahit sino mang nagkasala sa'yo? At how happy are you on your birthday? Lahat ng ito, mga kaibigan, susubukan natin sagutin, susubukan ni Kim sagutin sa pagbabalik po ng The Buzz. Kami nagbabalik po dito sa The Buzz. Kasama po natin ang birthday girl, Kim. Kim Chu. Okay. Doon sa, sabi ko na, Kim, sumikat ka, you're blessed with career, at ang dami-dami mong natulungan. Kanina, I was just listening to your family. You affected a lot of lives. But was there a time in your life? Was there a time in your life na sinabi mo, sana wag lang pagdaanan ang pain na ito kahit hindi na ako sumikat? Sa akin, wala akong niregret ni isa sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Kasi, thankful ako na nangyari sa akin yun at this early age. Naharap ko sila and nalampasan ko sila isa-isa. Kasi yung iba, darating yung problema, mga matanda na sila. Like ako. So for me, bata pa lang, humarap na ako ng mga problema. From my parents and now to my friends and sa lahat ng mga nangyayari sa buhay. And ayun, thankful ako kasi ganito na ako tumayo ngayon. So there was no moment na nagsabi kang, sana hindi na lang ganito? Wala. You have remained grateful kung ano man ang ibinigay sa'yo? Prayers lang na, okay. Lord, tulungan mo ako, give me strength. And binigyan niya ako ng strength. Pero totoo yan, now that you said it, oo nga naman. Pinoy Big Brother, PBB pa lang, hindi nalingid sa publiko yung naging problema mo sa pamilya. And then, sa iyong personal na buhay. Kim, kanina I was also watching the VTR. We are in a very public job. Di ba? Ang dami natin nakakasalubong, nagiging kaibigan, maraming dumadaan, maraming nagiging permanente. Pero kailan mo nasabi na, wow, sa pamilya ka pa rin talaga umuuwi. Sa pamilya ka pa rin talaga humuhugot ng lakas. Sa akin una, inspiration ko na yung mga kapatid ko. Kaya naman ako pumasok dito sa showbiz. Ano ba yun? Dahil sa kanila. And sa mga, ano ba yan? Sa lahat ng mga nangyayari, wala ka talagang mapagkakatiwala ang tao, kundi yung pamilya mo. And na-prove ko yun. Kasi sa lahat ng mga nangyayari, andyan yung mga kapatid ko. Sa kanila ka talaga tumatakbo, hindi ba? Pero ang sarap pakinggan, halimbawa yung brother mo na sinasabing, I'll make you proud, tatapusin ko pag-aaral ko dahil pinaghihirapan mo ito. Oo, ang sarap pakinggan. Oo, kahit paulit-ulit yun sa tenga ko, lagi naman nila sinasabi. Pero naiiyak pa rin ako. Of course. Kasi natubad ko yung pangarap nila, hindi na katulad dati. Na, makapag-aral kaya tayo? Sino magpapaaral sa atin? Kaya, pinasok ko itong showbiz. Ano ba yan? At saka yung pakiramdam, nauunahin ko ang aking mga kapatid. Sige, magtatrabaho ako. Basta lahat lang matupad ang pangarap ng aking mga kapatid. You're proud. Sa sarili ko? No. You're proud of what you've done? You're proud of yourself? Sabi nga ng isa sa mga kapatid mo, hindi ba? Ano pa ang mahihingi ko pag sinabing kapatid ni Kim Chu? Kasi kahit gusto ko sila bigyan ng magandang buhay, lahat naman tayo gusto yun. Ano ba naman itong, nahangin ba? May maamang ba yung eyes ko? Pag birthday, Senti. Oo, ganun talaga yun. Pero ang daming leksyon, hindi ba? Kim, kumusta ka bilang kaibigan? Bilang kaibigan? Hindi ako masyado nagtitiwala kasi sa kaibigan. Kung may pagkakatiwalaan akong isang kaibigan, isa lang or dalawa lang. Kasi I'm not used to having a friend. Kasi sa buhay ko, palipat-lipat kami ng
ng lugar, iba-ibang cities ako nag-aaral. So, I don't usually have a best friend. Bilang kaibigan, ano, syempre bibigay ko lahat, kakwento ko sa'yo lahat, and I'll treat you like a brother or a sister. Yun. No, naalala ko, dahil alam ko hanggang grade 3, 5 ka ba sa Tacloban? Grade 5. 5. Pareho kami waray ni Kim. Pareho ng mga waray mo, pareho kulok, birthday ni Kim. And then you moved to Cebu. Yeah. That's what you mean. And then Manila, may ibang lugar Mindoro, pa ba? Mindoro, Jensan. Ah, okay. So that's the reason why. Ano to, Kim? Takot? O takot na nag-i-invest ka halimbawa sa isang kaibigan tapos lilipat ka lang at mawawala? Siyempre, ma-attach ka dun sa kaibigan that's mo. Right. Kaya after nung palipat-lipat na kami, I don't usually trust or I don't usually have a best friend. Parang okay lang kahit I understand. Okay. Sundot lang. As a girlfriend. As a girlfriend? Wow. Oo. I mean, di ba kasi as a friend, halimbawa, hindi ka nagbibigay, you don't have a best friend. But as a girlfriend, may epekto ba yan pag nagiging girlfriend ka? Pag naging girlfriend ka naman, siguro ibibigay ko lahat para pag naghiwalay, hindi ako nagkulang. Parang hindi ako yung mali. Parang ganun. Kasi at the end, pag natapos yung relationship, ay hindi ko ginawa kasi to, hindi ko ginawa yan. So for me, kapag nag-love ako, bubuhos ko na. Kim, after what had happened with you and Gerald, ito ay, talaga, birthday mo naman ito, takot ka ba umibig? Hindi. Dati oo. But now... But you're over it now. Yeah, of course. Sobrang tagal na. Oo naman, matagal na. Pero yung pain na yun, kasi there was a time na I was saying, I would worry. You know, I would say, how is a girl doing? Pero ngayon, hindi ka... It's not something that has affected your capacity to love. No, hindi. But, yun nga, laging nasa isip ko, everything happens for a reason. You won't meet that person if he has no purpose in your That's life. That's right. So, he or she has no purpose in your life. So, kaya nangyari yun, kasi it will teach you a lesson. Ano yung leksyon na natutunan mo pagdating kay Gerald? Ano ba yun? No, I mean, you know, let's talk about lessons, learnings. This is your birthday. Siya talaga? I mean, huwag na lang, okay, not Gerald. Yung pagdating sa pag-ibig, ano yung, alam mo, you have a very powerful voice, maraming nakikinig sa iyo, Ken. You have a lot of fans. Pero pagdating sa pag-ibig, ano yung leksyon na natutunan mo? Pagdating sa pag-ibig, huwag mong pagsisisihan lahat na nangyari. Kasi, hindi naman sa love, hindi naman puro happiness, puro sadness. Yun nga, sabi ko, it always had a lesson in you that you will keep sa matagal, sa buhay mo, inside. Na parang, after everything that has happened, eto na ako. Eto na ako. Buo, maganda. Yeah. Patuloy na lumalaban. Yeah. Diretsang tanong. Again, bilang isang taghanga, when I was watching Ina Kapatid Anak, for example, hindi lingid sa publiko yung nangyayari sa inyo ni Maha Salvador. How difficult was that? How difficult was that? I mean, magkasama kayo sa eksena, and alam namin bilang mga taghanga that a lot of things were happening. How did you manage? Professionalism, siguro, number one. Ang nangibabaw? Yeah. And sa pagmamahal ko sa trabaho ko. Kaya, ganun. As we talk today, have you forgiven? It's easy to forgive, Tito Boy. But it's hard to forget. Yeah. And have you forgotten? No. Siyempre madaling magpatawad, pero... Mahirap kalimutan yung ginawa nila sa... Siyempre napatawad ko naman na sila. Ano ba naman to? But... Birthday. Oo nga, kayo talaga. But I wanna learn. I mean, ako gusto ko rin. Nakikinig ako dahil gusto kong matuto. Sabi ko nga, marami yung mga kabataan din ang nagmamasid. At natatapangan kasi ako sa'yo. You know, yun nga. Yung sabi ko nga, now ito lang kasi yung weapon ko eh. I'm sorry? Ito lang yung weapon ko. Right. At saka yung sabi mo nga, dasal, pamilya, parati ang iniisip mo. But do you look forward to the day when everything will be okay?
Oo naman, wala namang nangangarap ng magkaroon ng pangit na buhay. That's right. Diba? Na may mabigat na kinakargahan, yeah. Di ba? Pero, time will fly and then siguro, hindi pa ngayon. In God's time. Yeah. In God's time. And you have to listen to yourself. Kim, anong dasal mo ngayon sa birthday mo? What is your prayer? Prayer ko? For God to give me more strength para matayo ko yung sarili ko. And tinutulungan niya naman ako. Alam ko naman yun. And wala na eh. I'm so thankful and I'm so blessed na meron akong family na nagmamahal sa akin, mga fans na binibigyan ako ng suporta and pagmamahal, and yung mga birthdays bash nila para sa akin, yung pinagagastosan nila, sobra ako nagpapasalamat. You're so loved. Di ba? Mahal na mahal na mahal ka ng iyong mga fans. That's true. Okay. Are you and Sian officially together? Ano ngayon? Para naman masaya ng konti. Napunta tayo dun sa malungkot. Parang nagkukwentuhan lang tayo. But are you and Sian Lim officially together? Hindi ko masagot yan eh. Pero masaya ako na nandyan siya. Is that a way of saying yes? When somebody says masaya ako, is that another way of saying, di ba? Is that another way of saying yes, Tito? Pero ibalato na natin, birthday naman. Yeah, but ano, thankful ako na nandiyan siya for me. Sabi nga niya, thank you for always being, you know, parang present in my life. Yeah. Pasalamat ka sa mga fans, pasalamat ka sa lahat, Kim. Yeah, thank you sa lahat ng fans. Mamayang gabi, mayroon akong birthday bash, talent show siya para sa mga fans ko. Ano sila, 12 groups, sasayaw sila, ganyan. Parang contest? Oo, parang showtime. Okay. So may contest sila and game silang lahat. Sobra akong natuwa na umuo sila for that. Yun pa birthday ko para sa kanila yun, mamayang gabi. And then thank you dahil sinusuportahan nila ako. And then inaaway nila yung mga bashers ko sa Instagram ko. Are you still affected by bashers? Dati, pero ngayon hindi but na. But now, sige, bahala kayo. Hindi ko naman kayo mapiplease lahat. Pero inaaway sila ng mga fans ko. Kasi ba yun nakakatawa? Pero minsan, humahaba na ng humahaba. Pero sobra ako nagpapasalamat dahil pinagtatanggol nila ako. And then, salamat sa pagmamahal at pagsuporta niyo sa akin. Sa family ko, thank you. Dahil nandyan kayo lagi para sa akin. Mahal na mahal ko kayo. And then, sa handler ko, si Ate Portia. Bayan, ito na naman tayo. That's right. I mean, ito yeah. Yung mga unsung heroes, hindi ba? Portia will always be there. Umulan, bumagyo, yeah, umaraw. Yeah, sila Kim and Bupya, sa-style sa akin, and kaibigan ko na rin sila. For my makeup, si Albert Cornawan, and then si, for my hair, si John Valle. Di ba? Sila talaga yung nag-aalaga para tuwing humaharap ka sa publiko, you look this way. Yeah. Beautiful. Diba? Thank you so much. At saka Kim, you know, the best thing about you also... Hindi lang masabi, but thank you so much. Hindi, it's your natural inclination to share what you have. Diba, birthday mo, charity. Hindi lamang yung pabugso-bugso, but sharing what you have with family, with friends. And thank you, because you make us proud. Parati namin pinag-uusapan pag sinasabing, sino ang sumika sa bandang may atin? Siyempre, nangunguna si Kim Chu. And you make us proud. You really thank do. Thank you. Maraming man. Hawak ko ang bulaklak para kay Kim. Thank salamat. You. Thank you, Tito Boy. Thank you, The Buzz. Yeah, maraming salamat. Sorry, you cried. Oo nga, ito. But you become a strong young woman. And that matters yeah, a lot. Mabuhay. Diba? That means a lot to us. Thank you so much. Happy birthday. Thank Happy you. Birthday. Thank you. Maraming salamat. Boy. Thank you, The Buzz. Thank you. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis. Dahil magbabalik pa po ang... The Buzz!